So yeah, nandito pa tayo sa bus stop. Ayan. So hindi naman masyado matagal ang paghihintay sa mga bus ganyan. As long as you know kung anong oras yung darating, parang hindi masyado naghihintay sa bus stop. Merong Google Maps, makikita niyo yan kung anong oras dumadating ang mga bus stop. Ayan po ang bus stop, waiting po tayo sa bus. So medyo po ang bus stop. Tapos si ate dun sa loob, tinitignan ako yung watch. Ayan, nasa loob po tayo ng bus. Hindi ako masyado nakakapagsalita kasi ayan si ate tumitingin sa likod. Halala ko. Sorry. Actually, maingay talaga. Hindi talaga ako makapagsalita. Hindi talaga ako sure kung narinig niyo ako talaga. Dito naman yung microphone. So, yung public transportation dito sa Montreal is bus, pati train. So, kailangan mong yung pinakita ko kanina sa video, yung card, Opus card ang tawag din. Yun siya, ang 1 month noon, kasi lo-load mo yun, di ba? So, ang 1 month noon is $97 pag hindi ka student. I think pag student ka is $58, which is so much cheaper compared sa ibang province. Ililink ko yung mga differences ng mga rates sa ibang province sa description box below. Pero dito sa Montreal is $97 per month. Ako hindi ako nag-load ng 1 month kasi hindi naman ako masyadong lumalabas. Pati sa bahay lang naman ako nagtrabaho. So may mga iba-iba kasi yung mga ano, parang kumbaga parang mga package-package. So meron yung mga sa isang gusto mo yung ilang trips lang ang bibilhin mo sa card mo, pwede din ganun. Ako binibili ko is yung 10 trips total. So 10 trips per ride yun, per depende kung bus or train. So 10 trips. Ano yun siya? $32.50. Pag ano naman yung ano, yung sasakyan, ginagamit ko naman yung sasakyan. So, yun. Pag may mga times talaga na hindi ko magamit yung sasakyan, kailangan ko talaga public transportation. So, yun. Ang student, mas mura talaga pag student ka or senior citizen ka. Pag senior citizen ka pa, monthly mo dito is only $58, same sa student. Pero yun na nga, ang advice ko is, sa mga pupunta dito, you have to make sure, at least man lang, medyo malapit kayo sa mga you know, bus stops para hindi kayo maha-guard kasi syempre wala pa kayong sasakyan at mas buti yung ano, mas malapit kayo sa mga public transportation. So yung hanapin yung rerentahan is malapit sa mga pwede kayong ano, agad ng bus or train or whatever kung ano, sa province ko kayo. So ganun, yung first ko talaga na apartment dito, malapit lang talaga siya sa bus stop. Actually, malapit na siya sa train station. So, mga ano lang siya, mga 3 minutes walk. Tapos, etong bagong, saan ako nakatira ngayon, ano lang, sa tapat ko lang yung bus stop. So, very convenient. Dito sa Montreal, maganda talaga yung public transportation dito. Hindi ka maha-guard, hindi nakaka-stress, diba, tingnan mo naman. Talaga ano lang, chill ka lang sa bus, ganyan. Ganun. Tapos yung metro, yung train station na may papakita ko sa inyo. Maganda din. Very, ano, malinis din. Pababa na ako actually. So, I'll see you later. Ayan guys, andito na po tayo sa second cup. Tumatambay-tambay, ganyan-ganyan lang. Siyempre, bumili na rin akong kape para pwede tayo makatambay dito. Baka sabihin talaga. Tumatambay, tapos walang binibili, aminin.
Pero actually guys, hindi talaga ako masyado tumatamay sa mga coffee shops dito kasi nga, gagastos ka pa. Pwede ka namang magkape na lang sa bahay, di ba? Nung bago pa ako dito, sabi ko kanina malapit ako sa ano, sa train station. So mga 3 to 4 minutes walk lang from our apartment. So pag kailangan, and eto pa, so dapat yung bahay nyo, yung testestayan nyo is malapit sa mga bilihan, mga establishments, sa mga supermarket, ganyan. Siyempre kasi, so saka bibili ng ano, ng mga ano, pagkain nyo, mga needs nyo sa bahay, diba? At mas maganda talaga na mas malapit kayo sa mga establishments. Para malakad nyo lang, at madali lang ninyo makuha yung mga kailangan nyo sa bahay. So, nung akin, nung first apartment ko, malapit lang talaga. 2 minutes away lang yung, ano, yung supermarket. Tapos, yung train station, 4 minutes away lang, 4 minutes walk. So, it was very convenient for me. Pero kaya naman, alam mo naman tayo, talagang kahit anong hirap, suukin, uy, ano talaga, go lang ng go, bahala na maano, malayo-layo yung mga ano, bilihan, bahala na maglakad-lakad ng napakalayo, kahit ano ba yan, kahit masyadong, kahit ulan pa yan, bagyo pa yan, di ba, kahit snow pa yan, kayang-kaya natin yan. So yun na. So I'm not really sure ang condition ng public transportation sa ibang provinces, pero ilalagay ko na yung mga information sa description box below para ma-check nyo at ma-compare nyo yung mga rates, ang mga magkano yung mga kailangan yung gastusin per month, per province. Pero dito sa Montreal, mura lang at maganda talaga ang public transportation dito, in fairness naman talaga. Pati ano pala, laundry, di ba yung sa Pilipinas tayo naglalaba? Dito kasi walang ano, pwede ka maglaba, pwede ka mag mga panty mo, mga underwear mo, mga yung mga maliliit lang ng mga damit pwede mong labhan sa loob ng apartment. So dapat may washer kayo or dryer sa apartment, or kung wala kayo, dun ka sa laundry shop pumunta at dun ka maglaba. So noon kailangan ko may stroller ako para ma-beat ko yung mga lalabhan ko, tapos pupunta ako sa laundry shop. Budget ka na ng mga $30 to $40 per month. So mamaya magte-train ako, so makikita niyo yung sasakyan kong train. Mabilis na lang pa-uwi dito. So dito sa Montreal, actually lang, pag dito ka sa Montreal, talagang hindi mo kailangan ng sasakyan talaga. Unless sa tingin mo convenient siya for you, or if you have family, if you have kids, siguro kailangan nyo magsasakyan. Ako, pag single ka siguro, tapos trabaho mo, andito lang naman sa city, tapos may public transportation naman malapit sa'yo, eh, huwag ka na magsasakyan. Pero nasa sa inyo naman yan, kung gusto nyo talaga magsasakyan, edi go. Kasi kapag may sasakyan ka, marami kang babayarin pa. Siyempre, isasama mo na yung gas dyan, at mamahalin yung mga gas ngayon, di ba? Tapos ano pa, insurance ng car, ano pa, yung monthly na pinabayaran mo sa ano, sa car mo, yung monthly payment mo. Pero nasa sa inyo na yan. Ako din minsan din kasi mas comfortable ako nagda-drive kasi mas convenient siya, alam mo yun. Actually, nag-enjoy ako doon yung first ko dito na yung kung nagko-commute lang talaga ako, lakad lang talaga. Minsan yung inililibot-libot ko pa pag ayaw ko pang umuwi. Tingin-tingin lang ako ganyan, mga kung saan-saan. Pag bored ka, di ba? Malay mo, may bigla ka palang ma-meet along the way. Uy, tiyan. Malablab-lab-lab na yun. Oh, Diyos ko. Ako, I'm happily single. And I'm not ready to commit or anything. For now, I'm just really focused on myself and my plans for the future. Maganda ka, girl. Hindi showbiz ang sagot. Kasi kaya ko naman ang sarili ko. Parang, kaya ko naman paligayahin ang sarili ko. If you know what I mean. Diba? Tapos spring na kasi ngayon. Maganda na kasi talaga ang weather ngayon. Tapos, pero means pag spring talaga. Ang spring, it happens. Mag-start yan siya April, May, June, tapos July. Mainit na yun, mga July, August, summer na yan. Birthday ko is August actually. Tapos, pero pag spring, talagang hindi mo talaga mapre-predict minsan. Although makikita mo siya sa weather app, kung uulan ba ganyan. Pero maano talaga siya, maulan,
maaraw minsan, pero hindi, minsan mainit din talaga, minsan bigla na lang lumamig, pero longer ano siya, longer days, shorter nights. So ang sunset pag spring mga 8 p.m. or mga 8 to 8:30 p.m. Pag summer, minsan umabot ng 10 p.m. ang sunset. Masaya. Masaya pag spring and summer, actually. Ayan, like, ganito. Nandito ka lang, sa labas ka, tambay-tambay ka lang ganun. Habang ano, nakikipag-chismisan yung mga dalawang uncle dito sa likod ko, diba? So, ubusin ko lang muna tong kape. Tapos, may puputan ako. Tapos, puputan na pa-uwi ako. Sige, I'll see you later. Ayun na po mga ate at kuya, palabas na rin ako, pauwi na rin ako. Maraming salamat sa panonood. Please don't forget to like, share, comment kung ano gusto yung comment sa video na to. And of course, don't forget to keep growing, keep growing, and keep growing.